Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Isa na lamang pong pagkakataon para sa bawat sa atin na muling magsalo-salo sa salita ng Diyos na ating pong matutunghayan maya-maya. So, aking pong patuloy na pinaabot sa inyo ang pasasalamat dahil sa inyo pong tuloy na pananalangin. Sa kabila po na ang ating pong kasalukuyan na sitwasyon dito sa ating bansa ay hindi pa rin po pinahihintulutan ang anuman pong tinatawag na mass gathering o especially sa loob ng church, yung pagtitipon ng mga mananampalataya. Pero ganun pa man, sa hapong ito ay minabuti ko pong ibahagi sa atin ang paksa, no? Dahil maaaring ito ay napapanahon sa atin ilang mga mananampalataya. Pinamagatan ko po ito na sumamba sa panahon ng bagyo. Marami po kasi nagkakaroon ng maling konsepto, maling pananaw patungkol sa pagsamba, na wari ang iniisip po ng ibang mga religious people na ang pagsamba ay maari lamang maisakatuparan sa isang special na lugar, sa isang special na okasyon, no? Pero makikita po natin sa halimbawa sa Biblia na mamaya itutunghayan natin na naganap ang pagsamba kahit sila ay nasa isang sitwasyon na sabihin natin hindi kagandahan, and at the same time ay nasa isang lugar na hindi sabihin natin hindi komportable. And yet, nagawa po nila ng sumamba ng tunay sa ating Panginoon. Kung kayo po ay may mga Biblia, maganda po na buksan po ninyo at basahin natin ang teksto po natin sa Mateo, Kabanata 14, talatang 22 hanggang 33. So, kung kayo po ay may mga Biblia, babasahin ko po again in Matthew chapter 14, verse 22. 33. Ganito po yung ating mababasa. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa. At habang pinauwi niya ang mga tao, nang makaalis na ang mga tao, ay umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. At inabot siya roon ng gabi. At ng oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malaking alon ang bangka nila dahil pasalungat sa hangin. Verse 25, nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. At pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig ay kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo, multo, dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo po na, kung kayo nga po 'yan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa ibabaw ng tubig." Verse 29, "Halika," sabi ni Jesus sa kanya, at bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Verse 30, "Pero nang mapansin niyang malakas na ang hangin at natakot siya, at unti-unting lumubog, kaya sumigaw siya, 'Panginoon, iligtas niyo ako.' At agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, 'Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?' At pagkasakay nilang dalawa sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin," ito po ang bibigyan nating diin o pansin sa ating tekstong ito, verse 33, "At sinamba siya ng mga nasa bangka, at sinabi, 'Talagang kayo nga po ang anak ng Diyos.'" Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So again, gaya ng nasabi natin kanina, marami po nag-iisip na po nahinto ang pagsamba, no? Ipinagbabawal ngayon sa aming lugar ang pagsamba. Hindi po, no? Ang pinagbabawal lang po ng ating gobyerno ay ang pagtitipon ng maramihan. Pero alinsunod po sa nakita nating halimbawa dito sa Biblia, ang pagsamba ay hindi po ito mapipigilan o mahahadlangan man ng panahon o ng lugar.
No? Sapagkat una, meron po kasing dalawang klase ng pagsamba. Ang una po ay yung pong individual, oh, no? Personal worship, no? Kaysan po tayo na sa naroroon niyan sa kwarto, sa salas o sa kung saan man lugar, no? Pwede tayo isahan na sumasamba sa Panginoon, no? Sinasamba natin siya kung sino siya, ating Diyos, at pinupuri natin siya sa kung anong kanyang ginawa, no? Yan po ang ating pagsamba. Ngayon, meron din namang dinatawag po sa Biblia o pinapractice natin yung pangmaramihang pagsamba, kagaya ng sinasagawa natin na ngayon po ay nalilimitahan dahilan po sa health crisis na dinadaanan, hindi lang ng ating bansa, maging ng buong mundo. Pero, hindi po pwedeng mahadlangan ang pagsamba. Sapagkat kahit saan man po tayo, kagaya lang sabi ko kanina, kahit po sa kwarto, sa salas ng bahay natin, pwede nating maganap ang pagsamba. At ang isa pang nakita nating nakabuti po nito sa ating panahon, kalagayan natin, ay ang pagsamba ngayon na nagaganap sa kanya-kanyang loob ng tahanan at pinangungunahan ng ating mga padre de familia. Tayo bilang mga ama, mga lalaki ng tahanan, ang siyang talagang inatasan ng Diyos, no? Nasa ating balikat ang tungkulin para pangunahan ng ating pamilya, ang ating asawa at mga anak sa paglapit sa Diyos, sa pag-create sa ating loob ng tahanan ng spiritual atmosphere. Nasa atin po yon bilang mga ama, bilang mga tatay, no? Tayo ang spiritual leader na inaasahan ng Diyos sa ating tahanan. So, ang isang nakita nating beauty o ganda nito, no? Na wala nga sa mga kanya-kanyang kapilya tayo, hindi tayo nagtitipon, pero sa kanya-kanyang loob ng tahanan, no? So, dito talagang may kalayaan mag-express ang mga kabataan o mga kalalakihan, no? Sa loob ng tahanan sa pag-alaala sa Panginoong Jesus, sa pagbabahagi ng awit, ng talata sa Biblia, no? At yung pagbubulay-bulay, no? Napakahalagang bagay po niyan. At kung titignan po natin na tayo po ay nasa isang magandang kalagayan pa, kumpara po dito sa ating natunghayan kanina sa Mateo, kasama ng mga alagad ng Panginoon, eh napaka-inconvenient nung kanilang sitwasyon, nung kanilang kinalalagyan lugar. And yet, na isakatuparan po nila, nagawa po nila na sumamba. Hindi lang po si Pedro, no? Even ang sabi po ng Biblia sa verse 33, at sinamba siya ng mga nasa bangka, no? Sabihin, hindi lang si Pedro, lahat sila sa pagkamangha nila, no? Nang maunawaan nila at maintindihan nila kung sino ang taong kanilang kasama sa kanilang bangka. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, no? Na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na banal, no? Na nagkatawang tao. At nakita nilang kanyang kapangyarihan, kanyang pagliligtas. So dito po ay dihamak na mas ano po yung ating kalagayan ngayon dito sa ating bansa, no? Eh sila po napaka lumaharap sila. Una, tingnan po natin ang kanilang mga hirap. Lumaharap sila sa napakalaking panganib, no? Panganib ng kanilang buhay. Parang sa ating panahon ngayon, no, yung health crisis natin, yung putong pandemic, yung virus na kumakalat, no? Isa po itong banta sa kalusugan ng marami, no? Nating lahat. Pero sila din ay ganun. Ito pong mga alagad sa Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 33. Humarap sila sa malaking panganib o kaguluhan, no? Na akala nila nung time na yon ay malulunod na sila, no? Sapagkat dumating ang isang malaking unos o alon sa kanila. At kasunod din po niyan, humaharap din sila sa isang malaking takot. Ang kanilang damdamin that time ay hindi sila nagagalak, kundi doon sila sa panahon nga, no? Merong pangamba, takot sa kanilang puso. Sapagkat yung kanilang kinalalagyan ay pwedeng sa isang igla pwede sila lumubog. Pero nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. And then isa pang bagay, humaharap din sila, no? Ito ang napakaganda nilang ipinakita. Matapos ang malaking panganib, malaking takot sa kanilang puso,
eh kinakailangan din naman ng malaking pagtitiwala ni Pedro at ng kanyang mga kasama. Bagamat sabi ng iba, si Pedro daw ay napakaliit ng pananampalataya. Pero sa isang banda naman, papakita natin, makikita natin sa other side of all disciples, no? 12 sila at meron pang ibang mga kasama po yan. Eh, siya lang po yung naglakas ng loob, no? Na lumapit sa Panginoon at lumakad sa ibabaw ng tubig. Hindi po ito nagawa ni Tomas, lalo si Tomas, mapag-alinlangan. Hindi ito nagawa ni Santiago, hindi ito nagawa ni Juan, no? Ito nagawa ni Bartolome, ni Felipe. Pero si Pedro, no? Ang kanyang courage, Panginoon, palakarin po ninyo ako dyan. Dangan nga lamang, sabi po rito sa talata, nang ang kanyang paningin, nung una ay nakapako ang kanyang paningin, yung focus niya nasa Panginoong Jesus, eh hindi niya alintana yung nangyayari sa paligid. Nakapokus siya sa Panginoong Jesus. Nakalalakad siya sa tubig. Pero nang siya po ay maituon niya yung kanyang paningin, yung kanyang focus sa ibang bagay, dun sa alon, sa hangin, eh dun na po siya nakaramdam na unti-unti lumulubog siya. So, di ba parang sa panahon natin ngayon, parang sa panahon na tayo ay kumisang humaharap sa iba't ibang problema at mga hamon ng buhay, napakaganda. Una, ipako natin yung ating paningin sa Panginoong Jesus. Kaya po ang sabi ng Hebreo chapter 12, verse 2, no? Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. No? So sabi ng fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, napakagandang paalaala po nito sa atin. Oo, given may mga problema tayo na hinaharap, meron tayong mga suliranin sa buhay, pero ang napakaganda, yung ating focus, no? I-focus natin sa Panginoong Jesus, huwag sa problema, no? Yung ating pananampalataya, ilagak natin sa Panginoong Jesus, huwag sa mga bagay, huwag sa mga tao, huwag sa ating sariling kakayahan. Ang ating focus ay sa Panginoong Jesus, no? Huwag po tayo sa problema mag-focus sa Panginoong Jesus na makagagawa ng higit, sabi nga po ng Ephesians 3.20, siya na makagagawa ng higit sa ating inaasahan o inaakala. Yan po ang ating Panginoon, no? Kaya niyang gawin kahit ang mga imposibleng bagay, no? He can do beyond our expectation. Kaya niyang gawin kahit yung hindi natin inaasahan. Sabi rin na Isaiah 55 verse 8, iba ang pag-iisip ng Panginoon, iba ang ating pag-iisip. Iba ang pamamaraan ng Panginoon, iba rin ang ating pamamaraan. Napakalimitado natin, pero ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, no? Unlimited siya sa kaparaanan, no? Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nalilimitahan. Kaya ang ating focus, ibigay, ipako natin sa kanya. So, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. At ang napakaganda pong sinabi rin sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good works in you, He is able to complete it. Siya nagpagsimula sa atin ng mabuting bagay, ay kanyang lulubusin ito hanggang sa dumating ang Panginoon. Ang unang napakagandang pasimula na nangyari sa ating buhay na maganda, una, pinanganak tayo. At nung nabuhay tayo, pangalawa, nang makilala natin ang Panginoong Jesus bilang personal na tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. So, yan po yung napakagandang bagay na naranasan natin sa Panginoon. At yan po yung napakagandang kaloob na yung Panginoon. Sabi, sinimulan niya, magandang bagay sa buhay natin, lulubusin niya yan hanggang sa dumating siya. So, sabi ko nga kanina, dalawang bagay, focus natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus. Huwag sa problema. Yung ating faith, yung ating pananampalataya ay ilagak natin sa Panginoong Jesus. Huwag sa ibang tao, huwag sa mga bagay, huwag sa ating sarili, kundi sa magagawa ng ating Panginoong Jesus. At ang pananampalatayang yan, ay naniniwala ko, anuman ang ating kalagayan o pinagdaraanan, makasasamba tayo sa Panginoon. Anumang lugar, saan mang lugar tayo naroroon at anuman ang ating sitwasyon, makasasamba tayo. Hindi tayo nito mapipigil o mahahadlangan. No? Tagaya na lang po ng nangyari dito sa mga alagad. Sa kabila ng kanilang
sitwasyon, no, na very threatening, no, nakakatakot. Pero nakita nila ang makapangyarihang kamay ng Panginoon ang humawak sa kanilang mga buhay at sa kanilang pagkamangha at paghanga sa ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang pinamalas na kapangyarihan, ay ang kanilang naging response ay pagsamba. So again, nandun sila sa lugar, no, na very inconvenient, pero nagawa nilang sumamba sa Panginoon. So kaibigan, kamusta po kayo? No? Maaaring di tayo nakakapunta ng kapilya, pero atin po bang nagagawang sambahin ang Panginoon? Again, ipako natin sa Kanya ating paningin at ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Meron pong isang kilalang manunulat din, no? Story po ni Matt Redman. No? Marami sa atin kilala siya sapagkat yung pong kanyang kinompose na kanta ay madalas na inaawit natin sa ating mga loob ng simbahan. No? Yung pong pamagat ng awit ay Heart of Worship. No? Heart of Worship. Yan po ay sinulat, no? Awitin pong yan ni Matt Redman. Ano po ang storya ng sa likod po ng awit na ito? After po na mapakapakinig itong si Matt sa challenge, sa sermon ng kanyang pastor, ay sapagkat sa kanila pong simbahan ay nandun po kumpleto sila ng instrument. No? Pero nang mahamon siya sa mensahe, sa sermon ng kanilang pastor, na maaaring sumamba sa Panginoon kahit wala na ang mga bagay nito, yun, instrument. Kahit walang aircon, pwedeng sumamba sa Panginoon. Kasi karating po talagang kalagayan ngayon. Very, very convenient na. No? Ang luwang, mga bata, walang estorbo, may convenient na lugar na pwedeng pagdalan sa mga bata. No? Pero, sabi dito ay ginawa po ni Matt Redman, no, na ang tunay na puso ng pagsamba ay wala sa instrumento, wala sa lugar, kundi ang puso ng pagsamba, ang sabi niya sa awit, is it's all about Jesus. No? Kahit sabihin natin yung ating awitan ay mawala ng instrument, nakakampanemen, nakasasamba pa rin tayo. Kung una, kung ang Panginoong Jesus ay naranasan natin sa ating mga puso, naranasan natin, inilala siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. So, yun po yung unang pagsamba na kinalulugod ng Panginoon. Sabi nga rin po, nabasa ko dun sa libro po ng Purpose-Driven Life. No? Ano ba yung pagsamba na kinalulugdan ng Panginoon? Meron po siyang binanggit doon, no? Ang sumulat po nito, ang characteristic of worship that pleases God. No? Ang unang-una pong binanggit niya doon, ito po ay doon po sa teksto sa John chapter 4 verse 22 to 30. Una, sabi niya, characteristic of worship that pleases God. God is pleased when our worship flows being saved. No? Nalulugod ang Diyos sa ating pagsamba kung ang ito ay nagbubukal mula doon sa ating karanasan bilang tumanggap ng kaligtasan, tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon. At ito ngayon, no? Worship means ay to kiss and bow down. No? At na-picture out natin, kayo po may mga alagang aso, ako po may alagang aso, no? Si Miko ang pangalan. So pagka ako po'y parating, no? Ay talagang tuwang-tuwa po siya, no? At sa kanyang katuwaan, kumakampay yung kanyang buntot. At maya-maya, luluhod siya, no? And then mamaya, parang dumidila na sa paanan mo. So, ibig sabihin daw po parang ganun po, no? Ang kahulugan ng worship, no? To kiss and bow down. No? So, kaya pala yung mga alaga nating aso, no? Pag nakikita yung amo, eh, ganun na lang yung katuwaan, no? Walang sidlan, kaya kumakampay ang bundot, maya-maya, luluhod, and then mamaya, dumidila sa ating mga paa. At dahil sa tuwa nila, sa galak nila na lumapit sa kanilang amo. So, ganun din tayo sa Panginoon. No? Ang pagsamba natin, meron tayong pagpapakababa. Pagkilala sa kanyang kataasan, sa kanyang kadakilaan, kung sino siya at ano siya.
anong kanyang ginawa. Kaya, ang pagsamba, lalong-lalo na kung naranasan mo, kaibigan, kapatid, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Ikaw ay tumanggap ng kapatawaran sa Panginoong Hesukristo. Ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan din ng Panginoong Hesus. Kaya po ang pangako niya, nang sumasampalataya, hindi lang mapapahamak. Romans 8:1, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay wala nang anumang hatol. Abay, kung ganitong klaseng seguridad at ganitong klaseng biyay ang tinanggap mo sa Panginoon, abay, di ba dapat suklian natin ito talaga ng pagsamba, ng pagpupuri sa ating Panginoong Hesus na nagmahal sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at para sa atin. So, yun daw po yung unang karakteristik na pagsambang kinalulugdan ng Diyos. Pangalawa, God is pleased when our worship is scriptural. Pag ang ating pagsamba ay nababatay sa Biblia, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang Biblia lamang ang infinite truth. Hindi po natin ito pwedeng itapat sa anumang mga mamahaling libro o sino mang sikat na mga manunulat o author, eh namumukuntangi po ang Biblia. Ito po yung pinakabatayan natin. And this is the absolute truth, ang salita ng Diyos. Kaya tayo ay nakapagsasabi ng mga bagay na binabalik natin sa Panginoon. Every time na tayo nagpe-pray o nakaka-compose ng iba, yung awit, nilalagyan ng tono, dito po hinahango sa Biblia. At yan daw po yung pagsambang nakalulugod sa Panginoon. No? Na hindi po hindi tayo nag-iimbento sino ba ang Diyos, kundi ang sinasabi natin sa pagpupuri sa Kanya at pagbabalik luwalhati sa Kanya ay bagay na kung sino siya at kung ano siya. Saan natin makikita po yun? Dito po sa Biblia. No? So, dapat ang ating pagsamba ay batay sa salita ng Diyos. Pag sinasabi natin ang Diyos ay matapat, nasa Biblia po yan. Ang Diyos ay makatarungan, nasa Biblia po yan. No? So, hindi tayo nag-iimbento. No? Kasi halimbawa po, sasabihin niyo sa akin, no? Na si June, no? Napakataba. Ede, pagka ang magiging damdamin ko, parang hindi man ako napakataba. Medyo may kapayatan nga ako. So ano lalabas po noon? May isip ko na ay binubulan naman ako. Di ba? So tayo ganun din sa Panginoon. Magsasabi tayo ng mga bagay patungkol sa Kanya kung sino talaga siya. No? Sapagkat kung magsasabi tayo sa Kanya na hindi naman talaga siya yun o hindi naman niya ginawa yun, lalabas na binobola lang natin ang Diyos. Pero ang pagsambang nakalulugod sa Panginoon, pangalawa, ay scriptural. Naaayon sa Biblia o sa salita ng Diyos. Pangatlo, God is pleased when our worship is spiritual. No? Ano pong sabi ng John chapter 4 verse 23 and 24? Hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba na kinakailangan ng kanyang sasamba sa kanya ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Spirit and in truth. No? In truth, ang Biblia. No? And then in spirit. No? No symbols, no picture, no image tayo na nasa harapan natin o na tinitignan o ni-imagine. Wala. Kundi siya ay espiritu. Kaya ang pagsamba din natin ay spiritual, no? Spiritual din na batay sa Biblia, no? And then pangatlo, God is pleased when our worship is sacrificial. Ang pagsamba daw na nakalulugod sa Panginoon, yan sa verse 28 and 30 sa John chapter 4, ay sacrificial. Gustong-gusto ng Panginoon, no? Sabi nga po ng isang Bible character, no? Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng walang puhunan, no? Ibig sabihin, sinasabi niya doon, pagsamba niya sa Panginoon, yung pinaghirapan niya, no? Yung kanyang ikapo, yung kanyang handog na hayop, hindi yung kung ano yung patapo na, yun yung ibibigay sa handog sa Panginoon. Hindi po, no? At napakataas talaga ng standard ng Diyos. Yung mga sa Old Testament, yung mga sasamba, maghahandog sa Kanya, hindi kinakailangan pilay, bulag, no? O may sakit, kundi perfect, no? Yung iahandog nila na tupa o guya, sapagkat ang ating Diyos ay perfectong Diyos at maselan siya, no?
At deserving siya, worthy siya sa lahat ng pinaka-best na pwede natin ibigay o ialay sa ating Diyos. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. So, karapat dapat po siya. Kung tayo aawit, maghahandog ng awit, bigay natin yung ating best ng pag-awit sa Panginoon. Kung tayo magkakaloob sa Panginoon bilang pagsamba, hindi yung kung ano yung natira, no? Kundi kung ano yung talagang mahalaga sa atin, may value sa atin. Hindi kung ano lang yung barya, kung ano lang yung nandiyan na tira sa bulsa. Kundi pinaghahandaan natin, no? Pinahandog natin talaga, no? Minsan meron pa tayong tinatawag sacrificial giving, no? Nakita na may bedong ko. Yan po yung mga handog na kalugod-lugod sa Panginoon. Mga gawang mabuti yan, sabi ko ng Hebrews 13, na kinalulugdan ng Panginoon. So, apat po yan, no? Nakita nating halimbawa, katotohanan na hinango po sa John chapter 4 verse 22 to 30 na yan po sinulat po sa libro po ni Rick Warren na Purpose Driven Life, no? God is pleased when our worship is close being saved. Dahil ligtas ka, no? Hindi dahil masaya ka lang, kundi dahil una naranasan mo, natanggap mo ang kaligtasan mula sa Panginoong Jesus. And then pangalawa, God is pleased when our worship is scriptural, nababatay sa Biblia. God is pleased when our worship is spiritual, no? Wala kang ini-imagine na anumang larawan, no image, no picture, kundi spirit, no? God is spirit, so ang ating pagsamba ay spirito din, no? And then pangapat, God is pleased when our worship is sacrificial. No? Sacrificial. Yung iba po nakakahanga, no? Pupunta po ng ang halimbawa ang kanilang kapilya o simbahang dadaluhan ay malayo. Eh nakakatuwa po na dahil kung sino pa yung pinakamalayo, siya po yung pinaka nauuna. No? No? Sorry po ano, bato-bato sa langit yung tamaan. Eh wag po magagalit. Ang nakakalungkot, kung sino yung pinakamalapit sa kapilya, ilang hakbang, siya po yung nalilate. No? Bakit kaya? No? Bakit po kaya? So, sacrificial. So, kaya yung iba po, talagang may, yung pagdalo pa lang, sacrificio na. No? Pero mo, maglalakbay sila kumisang sang oras kalahati. Doon po sa probinsya na aking pinimisyonan nung araw ay sa Isabela, nakakatuwa po, mga matanda, may akay na bata. No? Ilang bundok po yung kanilang alak, aakyat, bababa, para lang makadalo at makasamba kasama ng mga kapatid sa Panginoon. So may sakripisyo. No? At yan naman po ang nag-uudyok sa atin diyan. Ay ang Panginoong Jesus, yung kanyang ginawa. No? Siya ay bago niya tayo iligtas, ay nagsakripisyo siya. Ibinigay niya yung pinaka-the best. Yung kanyang buhay. No? At ibinigay niya to sacrificially ang kanyang sarili. Tiniis niya ang lahat. Eh tayo po mga kapatid sa Panginoon. Eh ano bang sakripisyo yung tinitiis natin alang-alang sa Panginoon? Sabi nga hindi pa naman tayo nakikipagbulo sa laman at dugo, no? Yung sakripisyo lang natin kumisang gigising lang na maaga. Di ba? Pero napakahalaga. Kung iisipin natin na sa kapilya ang naghihintay sa atin doon ay ang Panginoon. Di ba? So, I'm sure excited tayo. Sabado pa lang ng gabi, excited na tayo. Sapagkat, ang makakapaniig natin, ang makakatagpo natin doon ay ang Panginoon. Although, pwede naman gawin, makatagpo pa rin naman sa loob ng ating tahanan. Pero, yun nga po, may utos din sa Biblia, yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya upang sumamba sa Panginoon. Pero, for the meantime, dahil sa ating sitwasyon dito sa pandemic, ay masiyahan muna tayo doon sa ating pagsamba sa kanikanyang tahanan. No? At nawa po, ang hapong ito ay patuloy na maging pagpapala sa ating lahat. At ang pagsamba, lagi nating isipin, sino ang Panginoong Jesus at ano ang kanyang ginawa, at ang mga ito'y magtutulak sa atin para purihin at sambahin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon.